UUIP. One is to 40 teacher-student ratio sa Fort Bonifacio High School sa Makati. Pero aminado ang paaralan na kailangan pa rin nila ng karagdagang guro. We are offering special education classes. We'll also offer us in senior high school. If we are given more teachers, then we could accommodate them actually and see what we can do so that we could do inclusive education in Fort Bonifacio High School in the Division of City Schools of Makati. 9,650 na guro ang target na kunin ng DepEd ngayong taon. Dadaan sila sa karaniwang application process bilang civil servants. Aminado ang DepEd na talagang matagal ng problema ang kakulangan sa mga guro maging sa mga classroom. Kaya naman bukod sa tradisyonal na paraang pagdaragdag ng infrastruktura at manpower, papalawakin na rin ng ahensya ang paggamit ng teknolohiya sa mga paaralan. Ang isang track na in-explore natin ngayon is really to maximize yung technology that's available to us nang sa ganun ma-amplify natin yung sinasabi nga ng ating Vice President pagdating sa ating mga teachers, ma-amplify natin sila. And secondly, makapagbigay tayo, matingnan natin kung pwede nating magamit itong technology for additional learning resources and to institutionalize blended learning. Kaya sa parehong eskwelahan, smartboard na ang tinatap at sinusulatan. At kahit pa balik na sa full in-person classes, isang mobile app ang ginagamit para sa mga module. Ito na rin ang gagamitin ng paaralan para sa quarterly exams na i-roll out na sa lahat ng paaralan sa lungsod sa susunod na school year. So that we could save millions of money on paper, bond paper, ink, risograph materials, printing materials, not to mention the time or the logistics used in the preparation of this quarter examination questionnaire. Bukod sa mga guro, gumagawa na rin ng paraan ng DepEd at DBM para mas makahikayat ng guidance counselors. In fact, meron tayong plantilla positions for guidance counselors that are unfilled. What we are trying to do is yung parati nating sinasabi is to fix yung career progression ng ating guidance counselors, yung qualifications, yung salary nila. Samantala, pwede nang matukoy ng private partners ng DepEd ang mga partikular na pangangailangan ng mga eskwelahan sa paglulunsad ng DepEd Partnership Assistance Portal o DPAP. Dito, makikita rin ang mga paaralang pwedeng tulungan at pag-usad ng binigay na tulong. Layo nitong mapabilis ang paghatid ng serbisyo at mas maging transparent ang ahensya sa mga natatanggap nito mula sa pribadong sektor. Ara Perez, ABS-CBN News.